Yan, magandang araw mga kaibigan na ngayon mag-aabit ako ng manual transfer switch. Yan. Yan breaker box. Simulan natin. Umpisan ko muna sa may paglalagyan ko ng breaker box. Parinahan ko muna, medyo alanganin kasi yung paglalagyan ko ng tubo. Ito na, itutunilo ko na yung breaker box para ma-fix na siya at mailagay ko na yung breaker, dalawang breaker na 60-30. Itutunilo ko lang kasi medyo mahaba-haba itong video, i-speed up ko lang. Ito yung gagamitin kong breaker, no? Isang 60 at isang 30 volt on. Kabit ko muna. Makikita niya may metal siya sa ilalim, kaya malalaman mo kung ano yung nasa ilalim. Yun yung may metal. Yan na 60 at 30. Ito 30. Yan. Bolt-on niya, bolt-on breaker, 60 ampere at isang 30 ampere. Ito, maglalagay din tayo dito ng jumper, yung line 1, line 2 na yan. Papunta sa 60 ampere, papunta sa 30, yung dalawa. Okay, papunta niya sa main breaker. Ayan, no, nakakabit na yung main breaker, kapag jumper na rin ako. Pero hindi ko pa siya pwedeng patay ng kuryente, kaya sa next video ko na lang ipapaliwanag yung mga linya na yan at paano siya nag-ooperate papuntang panel mula sa generator. Okay. Okay, okay na siya, no. Nakita niyo, nakatapda ako sa may 60 ampere na breaker. Papunta yan sa main breaker. Yan. Hindi pa siya nakatap eh. Wala pang kuryente yan. At hindi ko rin siya, kasi siya pwedeng patayin ng kuryente. Pero yan, nakita niyo naman. Saka ako na lang ipapaliwanag yung mga linya na yan. Kapag pwede na magpatay ng kuryente, kasi hindi pwede magpatay ng kuryente dahil gamit ng office, hindi pwede sila mawala ng kuryente. Yan, yun yung pumunta sa generator. Wala pa rin yung generator na ikakabit, kaya sa next video na lang. Okay, bye.